So yung ating mga senior citizens, no, na hindi member sa alinman sa mga membership categories ng PhilHealth, sila po ay covered din, no, as indirect contributors. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. So yung ating mga senior citizens, no, na hindi member sa alinman sa mga membership categories ng PhilHealth, sila po ay covered din, no, as indirect contributors. Yung pong mga kababayan nating persons with disability at yung mga kababayan nating 21 years old pataas at wala pong kakayanang magbayad ng kontribusyon, papasok din po dito. Mm-hmm. So ihabol natin dyan, Ma'am Cathy, yung mga magigiting natin, no, na mga SK officials. Sila ay covered din ng PhilHealth, pati na yung mga previously identified as point of service. So lahat sila, Ma'am Cathy, ibinibilang na indirect contributors ng PhilHealth. Okay. Tuloy natin, Sir Ray. Ayan, ang ating talakayan kanina, nabanggit mo sino-sino nga ba yung matatawag na indirect contributors. Pero sa ngayon po, yes, ilan po ba yung naitalan yung indirect contributors sa bansa? Hoy, alam mo, Ma'am Cathy, halos sa 40% na ng atin pong tala, no, ay indirect contributors, no. So sa kabuuan, as of late, yan ay as of December 31 of last year 2023, 41.8 million na ang ating mga indirect contributors, no? So ang mga nangunguna diyan, Ma'am Cathy, yung mga mahihirap nating kababayan na nasa listahanan, 26.1 million na ang bilang nila, no. Yung senior citizens naman ay 12.5 million at yung sponsored program members natin ay 3 million. So, ngayon ay kung titingnan po natin, yan pong bilang, no, ng ating mga indirect contributors, mga pangunahin ng mga kababayan natin under this category. Mm-hmm. 41.8 million. Napakaraming bilang yan, Ma'am Cathy. Mm-hmm. Halos kalahati ng mga bilang ng mga miyembro ay mga indirect contributors. Sir, yes, Ray, ito po, mm-hmm, bang pagiging indirect contributor, ay meron po ba itong expiration? Well, pagdating po sa mga kababayan nating mahihirap, yung indigent, saka yung mga nasa 4Ps, saka yung nandun sa Modified Cash Transfer Program, ay taon-taon nire-renew po natin ito. So hanggat sila po, Ma'am Cathy, nandun po sa listahan, no, ng DSWD, ay ito naman taon-taon kinoconsider ng PhilHealth at ito rin yung sinasabit natin sa DBM, no, para sa kaukulang budget. Pagdating naman sa mga senior citizens natin, hindi na po yan nire-renew. Automatic, pag sila po ay nasa listahan na ng PhilHealth, eh, sinasabit na natin yan sa national government para sa kaukulang budget. Mm-hmm. Okay, so yung mga indigent, yung mga pinakamahihirap po na maituturing, mm-hmm, so pwedeng mag-expire pala. Tama naman, ano? Kasi minsan, eh, di ba, natatanggal, mm-hmm, din sila sa listahan ng mga 4Ps dahil tinatawag nilang gumagraduate, di ba? Yes. Oo, pero yung mga hindi gumraduate. Tama ka. Mm-hmm. Oo. Yung mga hindi gumraduate sa 4Ps, o maituturing pa rin indigent, o pinakamahihirap, Sir Ray, pwede ba nilang i-renew yung kanilang membership bilang indirect contributor? Ay, opo, no? Pwede po yan. Yung mga indigent members po kasi, no? Walang kakaya na magbayad ng contribution, pinagbabayad sila ng government. Sila ay ina-assess, no, ng Department of Social Welfare and Development kung sila ay nasa kaparehong estado pa rin, no? At ito yung magiging basihan para ma-renew. So sabi nga natin kanina, hanggat sila ay nananatili dun sa listahan, ibig sabihin, nandun pa rin sila sa ganong katayuan, ay mananatili na sila ay covered ng PhilHealth as indigent members. Mm-hmm. So tama ka dun kanina, no? Marami tayong mga kababayan nawawala sa listahan kasi umaasenso, syempre, no? Ma'am Cathy, mm-hmm, nagsisikap sa buhay, umaasenso, and therefore, nagkakaroon ng kakayanan na magbayad ng kanilang sariling contribution sa PhilHealth. At lagi po natin sinasabi nga, di ba, Sir Ray, ang yung mga indigent at yung iba pa mga indirect contributor, sila ay nagbabayad pa rin pero gobyerno yung
nagbabayad para sa kanilang mga kontribusyon. Paano po ba sila ipinagbabayad ng gobyerno? O tama, no, Ma'am Cassie. Yung premium subsidy para po sa mga kababayan natin na indirect contributors, yan po ay pinapanukala o pinopropose ng PhilHealth. Taon-taon yan, no, sa national government para maisasama sa budget doon sa General Appropriations Act. So yung pondo para sa kanilang contribution, ang gagaling po yan sa sin tax collection. So tama ka, hindi totoo na hindi sila nagbabayad, no? Merong nagbabayad, nagbabayad para sa kanila. Mm-hmm. Dako naman tayo dun sa isa pang klase, isa pang uri ng mga indirect contributor, yung PWD. Ayan. Marami po tayong mga kapuso ano, na may PWD ID. Ibig sabihin po ba ay sila ay otomatikong indirect contributor sa PhilHealth? Well, yung mga kababayan nating PWDs, no, para makover po sila o makasama sila doon sa binabudgetan ng gobyerno para sa kanilang PhilHealth, kailangan po, Ma'am Cassie, registered po sila dito sa tinatawag na Philippine Registry for Persons with Disabilities o PRPWD. Ang nagmamay-ari ng listahan na to, Department of Health. Ngayon, dapat marehistro sila dyan para sila ay maitag, no, as PWD, at upang ma-enjoy nila lahat ng mga benepisyo para sa PWDs, batay yan sa batas. So ayon sa batas po, lahat ng PWD na maire-rehistro sa nasabing registry ay hindi kailangan magbayad ng kanilang contribution. Pero kung kasalukuyan na, subalit sa kasalukuyan, ang kinukover pa lamang po natin yung mga PWDs na hindi po employed. So kung sila po registered sa PRPWD, maaari po silang magtungo. Ah, hindi, para makaparehistro pala, sorry, no? Para makarehistro sila dito sa registry na ito, eh makipag-ugnayan sila sa lokal na pamahalaan. Mm-hmm. Hello? Yes, okay. Sorry. So, paglilinaw lang po. Makipag-ugnayan sila doon sa kanilang local government para ma-assist sila sa registration nila. Mm-hmm. Sorry, paglilinaw lang po. So, hindi dahil kasama sila doon sa PRPWD, yung sa listahan po ng DOH, ano? Hindi dahil nandun sila ay libre na agad. So, dapat unemployed. So, ibig sabihin, pag PWD ka, kahit na nakarehistro ka doon sa PRPWD, kung ikaw ay may trabaho, dapat ka pa rin mag-contribute. Well, sa ngayon lang yan, Ma'am Cassie, no? Kasi tayo nakikipag-ugnayan sa DBM kasi ang sabi sa batas talagang pagka PWD na nasa PRPWD, yung sa registry, dapat talaga walang binabayaran. So sa ngayon ay yung mga unemployed ay sila pa lamang, no, yung ipinagbabayad ng national government. So tayo ay nakikipag-pulong pa, no, sa national government para pati yung mga nagtatrabaho, yung kanilang share, no, yung employee share nila, dapat siyang sasagutin pa rin ng national government. So darating ang panahon, Ma'am Cassie, may papatupad po natin yan na pati yung mga employed na PWD, hindi na rin magbabayad kasi government lang magbabayad para sa kanila. Mm-hmm. Okay, kapareho lang po ba yung mga benepisyo, Sir Ray, ng mga direct contributors sa indirect contributors? Yes, ma'am, no? Pare-pareho lang yung benefits na maaaring makuha ng mga miyembro ng PhilHealth regardless of their category, indirect fund o direct contributors. Mm-hmm. At ano-ano po yung mga benepisyong ito? Siyempre, una, yung kung mako-confine, ma-admit, no, sa alinmang accredited hospitals ng PhilHealth nationwide, yung ating inpatient benefits, no? So, ang kolatilya na lang natin dyan, dapat ay yung confinement o admission is not less than 24 hours. Meron din tayong outpatient benefits, halimbawa, yung mga day surgeries, yung radiotherapy, yung dialysis, at iba pa. Entitled din sila sa ating Z-benefit packages at maging sa ating Sustainable Development Goal benefit packages. So halimbawa, yung ating Z-benefit for breast cancer, nakamakailan, in-enhance natin to up to 1.4 million. Kung yung isa nating indirect contributor, mga ilangan po ng gamutan for breast cancer, entitled din po sila dyan. So marami pa ito, Ma'am Cathy, pero suffice it to say, pag indirect contributor ka, parehas lang yung may enjoy na benefit ng mga na-enjoy ng direct contributors. Mm-hmm. Sa puntong ito, basahin na po natin yung mga tanong na ipinadala ng ating mga kapuso. Si 8226, sabi niya, early retired at 58 na po ako. Ano po ang mangyayari sa PhilHealth ko?
Well, tuloy-tuloy pa rin po ang inyo pong PhilHealth coverage, no? Pero dahil po hindi pa po kayo qualified sa as lifetime member, ay kayo po ay pinapayuhan natin na magtuloy po ng pagbabayad as self-paying member hanggang kayo po ay mag-60. So kung na-meet na po ninyo yung dalawang condition na 60 years old na po kayo at nakabayad na ng hindi bababa sa 120 monthly contributions, that's the time po na hindi na po kayo magbabayad ng contribution pang habang buhay, covered na po kayo ng PhilHealth. Okay, si Rahino, gusto malaman, mag-undergo po ako ng prostate biopsy. Ito po ay gagawin? Mm-hmm. Okay, sinabi niya kung anong ospital. 80,000 mm-hmm. daw po ang magagastos. Magkano po ba dito ang covered ng PhilHealth? Senior na po ako. Well, tingnan natin kasi sa kasalukuyan, Ma'am Tati, ang ating pong Z-benefit package, no, for prostate cancer ay 100,000 pesos. Pero at magtatanong po tayo sa ating benefits development department, no, kung yung biopsy na yan, magkano ang ating sasagutin. So, pabalikan natin yung ating miyembro dyan, Ma'am Cathy. Tanong naman ni 2257, yun daw pong angiogram at angioplasty, ay magkano po ba ang coverage ng PhilHealth? Ay, okay. No? Kasi tamang-tama, Ma'am Cathy, last week, no, natanong din yan. Gusto nating linawin sa ating pong mga kababayan, may benefit po ang PhilHealth para sa angioplasty. At yan po ay nagsisimula sa 16,770 hanggang 39,390. So, merong iba-iba na mga parang condition pa yan, no, o procedure, no, Ma'am Cathy. So, ang range natin dyan, 16,000 mahigit to 39,000 mahigit. Pero doon naman sa angiogram, Ma'am Cathy, ay hindi pa ho ito sakop sa kasalukuyan ng PhilHealth. Pero ang binabayaran po ng PhilHealth ay yung tinatawag na angiography. Ang bayad natin dyan ay 12,610. Mm-hmm. Okay, tanong ni Amor sa ating Facebook Live. Ano po ang parusa sa employer na hindi nagbabayad ng PhilHealth ng kasambahay niya? Nasa abroad ang mag-asawang employer. Ay nako, meron pong parusa dyan. Ano? Una, kapag ka hindi po nababayaran at ito ay, kasi yung mga hindi nakakabayad ng mga employers, Ma'am Cathy, ay sila po'y kinokontakt ng PhilHealth, no? So kapag sila'y magbabayad, subject to interest na yan. At kung hindi ako nagkakamali, pagka employer na, no, ay up to 3% ang maaaring maging interest, no, sa kanila, sa mga hindi nabayaran. Ngayon, sa batas ay siyempre, maaaring may kulong dyan, ano? So, kaya dapat po ay paalalahanan po natin yung inyo pong employer na sila po ay mag-update ng inyo pong contribution sa PhilHealth. Lalo na kung binabawasan kayo tapos hindi nire-remit, di ba, sir? Ay, oh, tama, Ma'am Cathy, no? Yaman din lamang binabawas mo na dapat dagdagan, no, nung employer nung kanyang share at regularly i-remit sa atin. Mm-hmm. Si 7327... Ang tanong, parehas po kami ng asawa ko na may trabaho at may hulog sa PhilHealth. Pero hindi po kami kasal. Ang sabi po sa amin, hindi namin pwedeng parehong gawing beneficiary ang dalawa naming anak. Isa lang daw po sa amin ang pwedeng mag-register ng beneficiary. Bakit po ganun? Ah, oo po, kasi ganun talaga ang nasa panuntunan po natin, po, Ma'am Cathy, na kahit pa nga sila ay mag-asawa, Ma'am Cathy, no? Ay yun pa rin ang rule. Dapat ay isang beses lang maaaring i-declare yung isang anak, no? At hindi pa pwedeng pareho sila. Talagang ganun po ang policy po natin. Mm-hmm. Anyway, so kung halimbawa, dalawa yung anak, ay pwede po sila na maghati, no? Yung isa sa nanay, yung isa sa tatay. So pwede pong ganun. Huwag lang parehong i-declare. Mm-hmm. Kasi pareho lang naman po yung magiging coverage niyan, kahit po silang pareho mag-declare, di ba, sir? Tama po, tama po. Mm-hmm. Si Sir Boyet, sabi, dapat isama ng PhilHealth ang animal bites. Kalungkot naman, sana isama niyo sa benefits ng members. Maraming nabibiktima ng animal bite, napakataas ng bayad sa animal bite center. At kung may government hospital naman, ay baka mamatay ng pasyente bago pa maturo ka ng vaccine. Okay, hindi po ba kasama? Kasama, Ma'am Cathy, no? Kaya huwag na po kayong malungkot sapagkat talagang dati pa ay meron tayong animal bite treatment package sa PhilHealth. Ang atin pong payo lamang ay hanapin po ninyo yung mga accredited animal bite treatment centers na
na malapit po sa inyong lugar. Kasi kapag hindi po accredited, ay hindi po sila, no? Hindi po ninyo talaga ma-avail yung inyong pong animal bite treatment benefit, no? So, yan po'y covered at hindi lamang po mga government facilities, no? Ang atin pong sila-accredit. Pati po yung mga pribadong mga facilities, no, animal bite treatment centers, ay ina-accredit po natin. So actually, I'm looking at the long list, no, of animal bite treatment package na centers, no, na atin pong accredited. Sa ngayon, meron tayong 673, Ma'am Cathy, na mga animal bite treatment centers sa buong bansa na accredited po ng PhilHealth. Mm-hmm. Okay, C7311 ang tanong. Covered din po ba ako sa CT scan ko ngayon? Miyembro po ako ng PhilHealth at senior na ako, 67 years old. Well, gusto ko makasure, no, kung talagang yung CT scan ay covered natin. So, Ma'am Cathy, kung nandyan yung kanyang number, babalikan po natin sila. Mm-hmm. Okay, ito naman tanong ni Irma. Ako po ay 59 years old at voluntary member ng PhilHealth. Nagbabayad po ako monthly. Sa ngayon po ay wala na po akong maibayad. Mako-cover pa rin po kaya ako ng discount sa PhilHealth at isa rin po akong PWD na. Well, ang sagot po dyan ay opo, no? Magagamit niyo po ang inyong PhilHealth insurance sakali po na kayo ay magpa-confine, ma-admit po ngayon o magpapagamot po kayo. So yan po ang guarantee ng Universal Healthcare Law. Salamat po, no? Talagang sinikap ninyo magbayad ng tuloy-tuloy. Ngayon may problema sa pagbabayad. Ang sagot po, makagamit nyo pa rin. Ngayon, nabanggit niya, no? Ma'am Cathy, PWD po sila. Opo. So, oo, ang mga PWD ay covered natin, no? So government ang magbabayad para sa kanila. Ang atin na lamang pong payo po sa inyo, tiyakin po ninyo na kayo ay registered sa PWD registry, no? So makipag-ugnayan po kayo sa inyo pong lokal na pamahalaan. Mm-hmm. Ito po, may nagpadala to ko sa SSS na claim. Hindi po SSS, PhilHealth po tayo ngayon. Mm-hmm. Okay, si 3212, mm-hmm. Ako po ay si Roque, 63 years old. Meron po akong ID sa PhilHealth. Sa consulta package po ng isang ospital, sinabi niya, ako nagparehistro. Ang tanong ko po, covered ba ang pagpapalaboratory at pagpapacheck-up ko sa ospital na yon at wala na ba akong babayaran? Well, actually, yung ating mga, iniisip ko pa kung meron, nire-recall ko kung meron tayong ospital, no? Na MCI Medical Center daw provider. Po. MCI Medical Center. Ipapa-check natin yan, no? Kila Tunet, kung yan nga ay talagang consulta package provider natin. Kasi kung yan pong ospital na yan, ay consulta package provider mismo ng PhilHealth. Tama po, na ma-avail po ninyo yung pong libreng konsultasyon, pati po yung mga laboratorio na 13 laboratorio, kasama na dyan yung X-ray, yung ECG at iba pa, at may mga gamot din po. So, dapat lang masigurado natin na yung ospital na yon ay accredited nga po ng PhilHealth sa konsulta. Mm-hmm. Okay, saan po makikita para po yung mga hindi nakakaalam at interesadong magparehistro sa konsulta, paano nga ba malalaman, Sir Ray, yung mga miyembro ng konsulta package? Opo, no? Tayong lahat ng mga miyembro ay pipili po tayo dun sa listahan ng konsulta package providers. Matatagpuan po ito sa ating pong website sa www.philhealth.gov.ph. Pero kung tayo po ay merong account sa PhilHealth member portal, mas madali po sapagkat doon makikita natin yung listahan, makakapili po tayo doon at pwede na rin natin gawin yung pag-register doon sa napili nating package provider. So, yan po ang gawin natin. Mas maganda kung meron tayong account sa ating PhilHealth member portal. Ngayon, kapag tayo'y nakarehistro na doon sa consulta package provider of our choice, mag-proceed na po tayo, no, sa pagkuha ng authorization transaction code, parang appointment system ito, no, Ma'am Cathy, para pagkapupunta na tayo doon sa napili nating provider, ay alam nila na tayo po'y darating. So, para makapagpakonsulta na po yung ating miyembro. Mm-hmm. Tama po, nabanggit nyo yan, magpaparehistro online. Kasi ang tanong po ni 8110, ay saan po ba ako magpaparehistro kasi wala akong computer? Ah, okay. So, sige, kung walang computer,
Actually, pwede rin yan sa cellphone, no, na may internet access. Pero kung wala po, pwede mo namin kayong asistihan sa pagpili at pagrehistro po ninyo sa consulta package provider na napili po ninyo. So magsadya lamang po kayo sa pinakamalapit na local health insurance office ng PhilHealth at i-assist po namin kayo. Okay, si 8335 tungkol sa konsulta pa rin. Nagpa-register po ako sa isang private hospital na may konsulta provider. Maari pa ba akong magpa-register sa government hospital na konsulta provider? Nako, ilang beses ba pwede, sir? Minsan lang, no, Ma'am Cathy. Kung halimbawa, ngayong taon, no, ang napili natin, yun nga, yung nasa private provider, ay mananatili tayo na tayo'y nakaregister doon for the rest of the year. So kung gusto niyo pong lumipat ng inyo pong consulta provider, ay sa susunod na taon po ninyo pwedeng gawin yon. So isang consulta provider kada isang taon, tatapusin mo muna yung isang taon bago ka makalipat. Yes. Okay, si Erlinda, ako po ay may PhilHealth noong 50 years old pa ako. Pero tatlong beses lang ako nakapagbayad ng kontribusyon. Ngayon po ay 68 years old na ako. Magbabayad pa po ba ako? Well, kung 68 na po kayo ay hindi na po sapagkat kayo po ay sakop na, no, as senior citizen member. O kung hindi man, baka naman naging lifetime member kayo kasi kayo'y more than 60 na at baka naman sumobra na sa 120 monthly contributions yung contribution po ninyo. Pero malamang ay kayo po ay senior citizen member na, so wala na po kayong babayaran na contribution sa PhilHealth at covered po kayo ng PhilHealth. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!